Oi, director, producer. Gaga, puro kamera-kamera ka ba? Kunin, kunin! Sir, nakasabi ko na lang. Sir, oh, nakasabit naman lang, sir. Sabi ko na lang, sir. Nakukolekta po ng mga nabubulok na po yan, ng mga gulay, kagaya niyan. Alright mga kababayan, nandito po tayo sa Plaza Miranda. Yes, mga vendors po ng ating Plaza Miranda dito sa harap mismo po. Kasama natin ang Manila Hookers, January 27, 2020. Ganap na oras is 1:34 ng hapon. Dati-dati po yung ating Manila Hookers, umaga pa lang nandito na. Ngayon na hapon po sila nakatanggap ng report about sa pagbalik ng ating mga vendors dito. So ayan po, talagang binigyan po kagad nila ng aksyon. Alright mga kababayan, tingnan naman po natin yung area dito sa ating Plaza Miranda. Ayan, kita nyo naman po, walang vendors dito. As you can see, inikutan na po ito ng ating Manila Hookers kanina. At ayan, may naiwan pa pong mga garbage dito, nililinis na ng ating DPS. Ayan o. Ayan, dito po yung kanilang na-confiscate. Ayan, may mga gulay po tayo ngayon na na-confiscate. At yung mga gulay na yan na talagang binibigay o direct na binibigay po sa ating DSWD. Saan? Para sa mga kabataan at may dagdag po silang pagkain. Bakit kailangan nyo pa pati bas ano eh? Mayor. Ako, Manila. Wow, ang laki ng pagbabago. Wala tayong vendors dito sa kaliwat kanang sidewalk. Maliban dito sa may mga pwesto. Oi, director, producer. Gaga, puro kamera-kamera ka ba? Bilyon ba yan? Paano? At
artista ako. Lebihan. Mayroon po tayong isang netizen dito. Ewan ko na po kung may... gets nyo na po yung ibig sabihin. Patuloy po sinusundan yung ating clearing team at talagang nagsisisigaw po siya. Mabalik po tayo dito at ayan po yung ating Carriedo Center. Napakaluwag. Grabe. Wala pong vendors. So ayun mga kababayan, ito po yung area na papunta ng Hidalgo. And still nandito po tayo sa Carriedo. Ongoing operation po at monitoring ng ating Manila Hawkers. Ayan po, may mga sariling guhit po yung mga nandito sa maya Hidalgo Street. Kaya yung mga kanilang payong po ay pinalis dahil yun po ay lumalagpas sa guhit. Kahit na mataas po yun. Ito si nanay po. Ito po yung kanyang kariton na nakalagpas po sa pule asun na guhit. Kaya po ito ay kinuha. Ito ang kariton. Still po nandito po tayo sa P. Gomez Street. Patras po yung kanilang pwesto dahil lumalagpas po sila dun sa guhit. So ayan po mga kababayan, update ko lang po Piggy Homies Street and ito po yung ating Hidalgo Street. Pero yan mga kababayan, makikita nyo po, may mga sarili naman po silang guhit. Kaya yan, hindi po sila pinagbabawalan o hinahayaan po silang magtinda rito. As long na hindi po sila lalagpas sa guhit. Gaya po ng kanilang mga payong, kailangan po talagang nakalevel po yan sa ating guhit na kulay asul. At kita nyo naman po, as long nakapantay, hindi po yan pinapalis. Pero pag yung malalaking payong po talaga, pinapalis yan ng ating Manila Hawkers. Also, ayan, may mga nagka-camera rin yung ating mga kababayan dito. Kinukunan rin po tayo. And also, lahat naman po may karapatang mag-video. Basta lahat po ay gagamitin natin sa tamang paraan. Ayan po, kahit na paulit-ulit yung ating pagronda dito sa Carriedo, sa Hidalgo, sa P. Gomez Street, sa Plaza Miranda, hindi po magsasawa yung ating Manila Hawkers sa kanilang ginagawang araw-araw na routine about sa clearing operation. Hanggat meron pong lumalagpas sa guhit, hindi po sila titigil. Kailangan lang po talaga, disiplina lang po talaga yung kailangan natin at respeto. Kung mahalaga po sa atin maghanap buhay, kaya kailangan natin sundin yung batas. Nung nasumusunod po tayo sa batas, hindi naman wala pong mangyayaring ganito. Wala pong aberya o wala pong pipigil sa paghahanap buhay natin. So ayan mga kababayan, take lang po na dito po tayo sa Avenida. As you can see, wala pong ganong vendors po dito sa ating bangketa.
So, Gonzalo po yan. Raon Street po tayo. Kaya po nga nila. Kakapasok pa lang po. May nag-abiso po yata na darating yung ating Manila Hookers. Kaya ang bilis po nila. Wala, malayo pa kami. Ay, talagang naitago na nila lahat. Kunin! Kunin! Nandito po tayo sa Raon, mga kababayan, at ito po yung ilalim ng bridge. Kita nyo po, may mga gulay po dito. No, nakaraang araw pa po ito, clearing, at pabalik-balik po yung ating mga vendors dito. Ayun yung mga gulay po na yan, at talagang dinediretso po yan sa DSWD natin. Ito yung may mga motor pa pong nakapark dito. Kita nyo naman po yung pinag-iwanan nila, oh. Galat-galat na. Ano yung mga halamang gamot ba yan? Halamang gamot yata, eh. Ano to? Ay, hindi po sa akin siya. Ang nahuling utility box ng motor, at ayan, nakikiusap sina kuya. Kaso nakumpiskado po talaga ng ating Manila Hookers at ay sakay na sa truck. Hindi na po yan na may babalik. So ayan, mga kano, at ito po yung ating mga nakumpiskate na gulay. Ayan po yung isang box, at ito po yung mga iba. Ayan, naka-crates. Ayan siya. So yung mga kalabasa, repolyo, mga kamatis, halo-halong gulay po yan, ha. Ayan. So yung mga nakukolekta po ng mga nabubulok na po yan, mga gulay, kagaya niyan. Donation po yan palagi. Direkta po yan napapunta ng DSWD. Para sa mga kabataan natin doon. At may nakakain po sila. Ayan po yung patunay na yung mga nakukumpiska, hindi po napupunta sa wala, nasisira o anuman. Yung mga kariton po, dinidispose po kagad. Yung mga gulay na nakukolekta, dinadala po kagad yan sa ating DSWD. Hindi na po yan pinapatagal dito sa Manila Hookers Office. So ayan, sasamahan po natin sila papunta ng DSWD. Ayan po, update ko lang po. Ito po yung ating DPS Office, ayan, Department of Public Service Central Office. Ayan, katabi lang po niya ng Comelec. Ayan, kita nyo naman po yung street, Lions Road, DSW NYRC. Ayan na po, dinala na nila sa loob ng ating DSWD. Ayan, at ito po yung ating DSWD, Republic of the Philippines City of Manila Department of Social Welfare. Ayan. Pinasok na po nila yung mga gulay sa loob para sa mga kabataan natin. Also dito nakapark yung ating DPS QRT. Nagbabawal nga lang po tayong pumasok. Talaga, at hindi tayo authorized na pumasok at mag-video sa loob.
Dalawang building po yan. Hiwalay po yung lalaki at hiwalay po yung babae. So ito na po yung natitirang prutas. Chico naman to, Chico. Kiwi. Ah, kiwi. Sorry naman, kiwi pala. Kiwi po, mga kababayan. And ayan, pumasok na po yung ating mga Manila hawkers. Alright.